Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay nanggaling sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Frank. Bueno, basahin na natin ang liham ni Frank. Dear Kuya Peles, isa rin po ko kuya sa mga masugid ninyong taga-subaybay sa inyong balawakang programa sa radyo. At tuwing hapon kuya ay lagi po akong nakikinig sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Frank, 30 taong gulang. At may asawa na po ako kuya. At kaya po ako lumiham dahil gusto ko rin pong humingi ng payag. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Inay, saan na naman ba nagpunta si Susie? Wala na naman siya. Ay, ewan ko ba dyan sa asawa mo? Lagi na lang umaalis. Saan na naman kaya nagpuntang bahay yan? Hindi naman nagpaalam kanina kung saan siya pupunta. Sa akin lang naman kasi, Inay, kung aalis siya naman, dapat lang na magpaalam muna siya. Yun na nga eh. Kahit madaanan ka dyan sa labas, ay nako. Parang walang nakita. Yun ang mahirap na eh. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin dahil hindi nagpapaalam kung saan siya pupunta. Eka, hindi kaya nagsusugal yung asawa mo? Hindi naman marunong magsugal yun, Inay. Kung hindi marunong magsugal, saan siya nagpapalipas ng oras? Ayan yun, Inay. Pagdating niya mamaya, tatanungin ko siya. May dapat lang. Baka iba na yan. Anong ibig ninyong sabihin, Inay? Ang ibig kong sabihin, higpitan mo yung asawa mo. Baka may lalaki na siya na hindi mo alam. Hindi naman siguro, Inay. Bahala ko lang asawa ko. Balay natin. Kaya kung ako sa'yo, manmanan mo yung asawa mo para malaman mo kung saan nagpupunta. Sige, Inay. Ayan nyo. At gagawin ko po yung sinasabi ninyo. Saan ka na naman ba nang galing, ha, Susi? Bakit ba? Saan ka nga galing, ha? Kena Millie, nagipagkwentuhan lang ako. Bakit? May masama ba? Hindi naman. Kaya lang saan naman magpaalam ka kung saan ka pupunta. Kanino ako magpapaalam? Kay Inay? Para ano naman pagsasabihin niya sa akin? Alam mo naman nanay mo eh. Naririnig na ang tinga ko sa kanya, Frank. Nag-aalala naman kami sa'yo. At isa pa, kung sakaling wala kang ginagawa, di tumulong ka lang dito sa gawaing bahay, tulungan mo si Inay. Tumutulong naman ako, ha? Bakit? Ano bang sinasabi ng nanay mo? Hindi ka man lang daw tumutulong kahit sa paghugas ng mga pinagkainan nating pinggan. Ang hirap dyan kasi sa nanay mo. Lagi na lang ang mali ko ang pinapansin niya. Paano? Lagi kang umaalis. Tama na. Baka lumaki pa ang away natin. Tama na. Hindi mo rin masisisi ang inay mo, pare. Sa tuwing nasa trabaho ka na, umaalis din ang asawa mo. Yan na nga eh. Yan laging pinag-aawayan naming dalawa.
Eh, saan daw ba siya nagpupunta kung umaalis siya ng bahay niyo? Sa kaibigan daw niya. Ewan ko kung totoo. Ganun ba? Eh, dapat kasi pare, bago ka umalis, pagsabihan mo na siya. Kahit na pagsasabihin ko pare, umaalis din eh. Talagang wala ka nang magagawa yan sa misis mo. Ang tanging magagawa mo lang para malaman mo ang totoo, manmanan mo siya. Ah, pare Dennis? Oo pare, malay mo, nagsisinungaling lang siya sa'yo. Hindi naman niya siguro gagawin yung pare, ang iniisip mo. Mahal mo ng asawa mo. Kaya hindi ako naniniwala na may ibang lalaki si Susi. Bahala ka. Basta ang sa akin lang, pinapaalalahanan kita pare. Ah, salamat na lang pare. At nagmamalasakit ka sa akin. Oh, tayo na pare. Baka makita tayo ni boss. Pagalitan pa tayo. Tayo na. Medyo malaki-laking binigyan ni boss na bonus namin, Susi. Bibili tayo ng bagong ref natin para kagawa ng yelo. Bakit ka pa bibili? Meron naman tayong ref. Para magbenta tayo ng yelo. Sayang naman eh. Pambayad kuryente. Nag-aaksaya ka lang ng pera eh. I-bonus ko naman ito, si Tar. Kaya okay lang naman ito. Maliit yung ref natin eh. Hindi kayang gumawa ng yelo. Bahala ka. Kung yan ang gusto mo, total, pera mo naman yan. Basta, bibila ko ng bagong ref natin. Yung $2 para medyo matibid sa kuryente. Ah, siya nga pala. Bigyan mo nga ako ng pera mo. Ha? Bakit? Anong gagawin mo sa pera? Ano pa? Di bibili din ako ng damit ko. Puro luman na yung mga damit ko kasi. Di ba? Para may bago naman ako. Sige, walang problema. Teka, magkano bang kailangan mo? Ikaw, kung magkano ibibigay mo para makabili ako ng bagong damit ko. Inay, wala na si Susi. Iniwan na niya ako. Ano? Opo, inay. At ang masakit pa nito, pati perang ipon ko tinangay niya eh. Walang hiyang babae yun. Siguro, sumama na siya sa ibang lalaki. Inay, hahanapin ko siya. Ay, bakit mo pa siya hahanapin? Sumama na yon sa ibang lalaki. Kaya huwag mo na siyang hanapin. Inay, mahal ko si Susi. Mahal na mahal ko siya, kaya hahanapin ko siya. Kung hahanapin mo pa siya, niloko ka na nga niya eh. Hahanapin mo pa siya, bitanga ka. Pero inay, mahal ko nga si Susi. Sige, kung ipagpipilitan mo yung gusto mo na hanapin mo pa siya, huwag ka nang tumira dito sa bahay ko. Lumayas na kayo! Umalis kuya si Susi na tangay-tangay niya yung perang inipon ko. At pati damit niya kuya, dinala niya lahat. Wala siyang itinira. At alam ko na hindi na siya babalik. Mahal ko kuya si Susi. Kaya lang wala na akong magawa dahil iniwanan niya na ako. Minsan kuya ay... Kumusta ka na ngayon, pare Frank? Ayos lang ako, pare Dennis. Masakit pa bang loob mo sa ginawa sa'yo ni Susi? Siyempre naman, pare.
Ikaw ba naman, tanggayin ang ipon mong pera. Isasakit ang loob mo. Di ba, pare, kasal kayong dalawa? Ah, oo, pare. Kasal kami, kaya masakit eh. Masakit ang ginawa niya gito. Niloko niya ako, pare. Naku, kasal pala kayo. Eh, talagang masakit pa sa iyo yan. Huwag. Pero pare, ikaw ang kawawa. Pati ipon mong pera, nakaw niya. May nakilala na ako, pare. Maganda siya at sa palagay ko, matino naman yung itong babae siguro na nakilala ko. Ha? Eh, kilala ko ba siya? Eh, makikilala mo din siya, pare. Ipakikilala ko na siya sa'yo kapag nag-git tayo. Namali. Sa bagay, dapat lang naman na umanap ka na ng kapalit ni Susie. Eh, siyang nauna, di ba? Oo nga eh. Ayan mo, pare. Kapag may panahon ako, ipapakilala ko yung bagong babae sa buhay ko. Lika, tuloy ka. Ito yung bagong inupahan ko kasi. Ayaw ni inay eh, na makitira ko dun sa bahay namin. Ay, maganda ito, Frank. At kumpleto na ito sa mga gamit, ha? May TV, may ref. Oh, bumili na rin ako ng mga bagong kagamitan sa bahay. Dahil na mesa, binigyan ko lang kanya, kumpleto na lahat, hindi ba? Oo, Frank. Talagang responsable kang asawa. Bakit ka pa iniwan ng asawa mo? Ano pa hanapin niya sa'yo? Wala eh. Sumama sa ibang lalaki. At ang masakit pa nito, tinanggal niya pati yung naipon kong pera. Ang sama pala ng ugali ng asawa mo, no? Oo nga eh. Kaya masakit ang loob ko hanggang ngayon. Kasal kami, pero walang magawa eh. Eh, sa'yong nauna, kaya naghanap din ako. At salamat naman at natagpuan kita. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. At pupunuan ko ang pagkukulang ng asawa mo. Salamat sa'yo, baby. Maraming maraming salamat sa'yo. Inay, iniwan na ako ni baby. Ay, yan lang nga ang sinasabi ko sa'yo eh. Hindi ka naman kasi nadadala. Dinala niya inay lahat ng mga binili kong dito ng appliances. Dinala niya lahat ng mga gamit namin, inay. Dilimos niya lahat, inay. Ay, kung nakinig ka sana sa akin, hindi na nangyari yan sa'yo ngayon! Ano ba naman ang mga babaeng kinakasama mo? Puro magnanakaw! Nay, ano bang gagawin ko ngayon? Ano, inay? Ano pa? Di magpa-blatter ka! I-blatter mo sila sa barangay! Tapos pumunta ka sa pulis para hanapin ang babaeng yon para makulong siya! Nay, saan naman nila hahanapin si baby? Taka saan? Ka talaga, no? Tanga ka! Hindi mo iniisip yung kukoti mo. Kaya ka magsumbong ka muna sa barangay tapos pumunta ka sa pulisya at ipablatter mo ang nangyari yan na pagnanakaw sa'yo. Gagawa sila ng imbisigasyon para mahuli nila ang babaeng yon. Nay, salamat po sa inyo ha. Buti lang nandiyan kayo. Kasi gulong-gulo ng isip ko eh. Ano ba itong nangyayari sa buhay po? Dalawang babae ang nanloko sa'yo.
puro sila magnanakaw. At sana, ha, magsilbing aral yan sa'yo. Opo, inay. Hayaan nyo. At hindi na ako mag-aasawa. Hindi na, inay. Dalawang beses, kuya, na nagtiwala ako sa mga babae. Dalawang beses din, kuya, na ako ay niloko. Yung unang babae sa buhay ko, kuya, kasal kami. Kaya lang bigla-bigla na lamang, kuya, na iniwan ako at tinangin niya pati ang mga pera inipon ko. Pangalawang, kuya, ganun na naman ang nangyari. Bigla na lamang akong iniwan at hindi ko alam, kuya, kung ano ang pagkukulang ko. Ginagawa ko naman lahat para sa babaeng mahal ko, kaya lang palagi nila ako niloloko. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya, para managot ang gumawa sa akin nito, lalong-lalo na yung dalawang babae na dumaan sa buhay ko. Sana po, kuya, mapayuhan ninyo ako sa akin inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Frank. Alam mo, Frank, ba, mukhang tama yung nanay mo na may pagkatanga ka. Pasensya ka na kung medyo gumamit ako ng salita. Medyo nakakasakit ng damdamin. Pero parang totoo yung sinasabi ng nanay mo. Simpleng bagay lang yan. Hindi ka makahalata. Una, nagtiwala ka. Dahil nga, mahal na mahal mo yung babae. At ang masakit yan, nagkinasal pa kayo. Pero anong ginawa? Ha? Gaya ng sinabi ko, nagtiwala ka sa kanya, yun pala, iiwanan ka rin at ang masakit. Subama sa ibang lalaki na tangay-tangay ang perang inipon mo. Pangalawa naman, nakahanap ka ng kapalit niya. Dahil wala ka namang gawa. Dahil sumama na sa ibang lalaki. Kahit kasal kayo, siguro parang table na kayong dalawa, patas lang kayong dalawa. Ngayon, nahanap mo yung pangalawang babae sa buhay mo. Ganun din ang nangyari. Nagdiwala ka ulit. At muli, naulit yung nangyari. Iniwan ka ulit at ang masakit dyan, tinanga yung mga bagong appliances mo na binili. Mabayan ako, Frank. Magsilbing aral na yan sa'yo. Yung nangyaring dalawang beses na yan. Abay, nagpapakahirap ka pagkatapos. Bigla-bigla na lamang na iiwanan ka ng babaeng pagkakatiwalaan mo. Pinagkatiwalaan mo. Masakit yan, Frank. Kaya siguro, huwag ka munang magpaluko sa mga babaeng yan. Abay, natatapat sa'yo yung mga babaeng nanluloko, eh. Ha? Pero ang pinakamasakit, yung pinakasalan mo at niloko ka. Kasal pa naman kayo. Mabuti na lang kung live-in partner mo lang. Hindi. Pinakasalan mo yun. Kaya sobrang masakit yun para sa'yo. Alam ko, ramdam ko. Sakit na naramdaman mo ngayon. Kaya nga, pinayuhan ka ng nanay mo na siguro, huwag kang munang humanak ng babae na ipapalit mo sa dalawang yan. Dahil palagay ko, yan ang kapalaran mo, yung lukuhin ng mga babae. May mga ganyan eh. Hindi lang natataon yan, ha? Talagang nangyayari. Kaya sa palagay ko ngayon, pilitin mo muna na kalimutan yung babaeng nagdaan sa buhay mo. At palibago, mag-ipon kang muli.
pakiramdaman mo yung mga babaeng nakikilala mo. At kung talagang sa pakiramdam mo yung babae na makikilala mong muli, talagang loyal sa'yo, tapat sa'yo, namamahalin ka, doon mo na siguro ibuhos yung talagang pagmamahal. Huwag kang magpakatanga, sabi ng nanay mo. Dahil masakit maloko, mas mabuti pa yung nanluloko kaysa maloko. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa'yo, Frank. At naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa Meles at your service.